Kumusta mga kaibigan? Tunghayan po natin ang huling kabanata ng Be Careful With My Heart. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang sa aking channel, ay pakilike po ng ating video. Pakiclick din ang subscribe button, gayon din ang bell icon, para lagi kayong updated sa mga parating ko pang upload. Napailing kay Ross ang kaibigan niyang si Mick nang maabutan siya nito sa bahay niya na tahimik na umiinom. Aba, pinayayaman mo ng sari-sari store ni Aling Iding ah. Sabi nito nang umupo sa tabi niya. Alam mo ba, nung bumili ako ng Yossi bago ako tumuli rito, dumali na ng chika. Sabi niya, inuubos mo raw ang alak na paninda niya sa nakalipas pang mga araw. Hindi siya kumibo. Sa halip, ay kumuha siya ng isang baso sa kusina at inebot iyon dito. Samahan mo na lang ako uminom. Hindi pwede, tol. May tinatrabaho pa ako ngayon. Dumaan lang ako dito sa bahay mo. Dahil na rin para kay boss. Kumustahin daw kita. Dahil sa broken heart mo, ay nasisira na raw yata ang diskarte mo. Ano na ba ang latest? Bumalik ka ba uli kina Lassie? May tao na ba sa bahay nila? Umiling siya. Wala pa rin. Baka raw umalis sila at nagpunta sa ibang lugar para makaiwas kung sakaling maulit yung insidenteng nangyari sa kagagawa ng gang na yan. Buisit kasi ng mga gang. Mabuti na lang at nahuli ng grupo niya kahapon. Arborin mo na kaya siya sa hepe nung presinto kinaroroonan niya at ishoot na natin sa timba. Hindi siya sumagot sa biro nito. Iba ang iniisip niya ng mga sandaling yon. Saan ko hahanapin si Lassie? Bigla na lang niyang naitanong. Natawa si Mick. Para ka namang hindi detective. Pero kung ayaw mong dumaan sa proseso kung paano tayo kukuha ng mga impormasyon tungkol sa kung sino-sino, sa tingin ko mas mabuting lumapit tayo sa mga kaibigan ni Lassie. Sino ba naman ang makakaalam ng whereabouts niya kundi ang mga kaibigan niya, diba? Bigla siyang napatuwid ng upo. Kahit paano, ay nagliwanag ang kaniyang muka. Yeah, bakit ba hindi ko agad naisip yon? Thanks pare. Tinapik siya nito sa balikat. O ayan, nakatulong na naman ako sa'yo tol. Paano ba yan? Salamat tol. Ninong ka sa kasal namin. Ninong sa kasal? Pambinyagan lang ako, Pado. Napangisi na lang siya. 4 days ago ay lumipad na si Ross patungo sa San Jose, Occidental, Mindoro. Mula roon ay tumuloy siya sa bayan ng Sablayan para hanapin ang bahay ng ina ni Lassie. Nang huminto ang inarkila niyang tricycle sa tapat ng isang two-story house, ay agad niyang nakilala ang ama ni Lassie na nasa balkonahe ng mga sandaling yon. Kasama nito ang isang may edad na babae na nahulaan niyang ina ni Lassie. Naglakad siya patungo sa bakuran. Nakita niya nang tumayo ang dalawang nasa balkonahe para salubungin siya. Magandang hapon po, sir, ma'am. Bati niya sa mga ito. Ganoon na lang nang magsalubong ang mga kilay ng matandang lalaki. Paano mo kami natuntun dito? Ngumiti siya. Hindi lang niya masabi na parang hindi pa nito alam kung ano ang trabaho niya. Ikaw ba si Ross? Tanong ng may edad na babae. Tumango siya. Ako nga po ma'am. Sabay yukod. Wala siyang nakitang galit sa mukha nito. Ngumiti pa nga ito sa kanya. Ako si Mirna, ang mama ni Lassie. Ikinagagal ako po kayong makilala ma'am. Ngumiti ang babae, ngunit ang lalaki ay nanatiling formal ang muka. Hindi ka na dapat nagpunta rito, Ross. Oh, come on. Pigil ng babae sa dating asawa. Bisita si Ross, kaya hindi dapat ganyan ay ipakita natin sa kanya. Thank you po, ma'am. Mahal ko po ang anak nyo. Alam kong galit siya sa akin, pero magpapaliwanag po ako. Alam kong mahal din ako ni Lassie. Nagmamahalan kaming dalawa. Ngunit malalagay lang sa peligro ang buhay ng anak ko kapag ikaw ang kasama niya, Ross. Muling singit ng matandang lalaki. Umiling siya. Tapos na po ako sa gulo, sir. Nahuli na po ang grupo ng gang, yung kalaban ko noon. Nakakulong na sila ng mga tauhan niya, kaya hindi na mauulit ang nangyari sa bahay ninyo. Trust me, sir. Safe na kayong bumalik sa Maynila anumang oras. Maupo ka muna, Ross. Gusto naming marinig ni Hermani ang lahat na kailangan mo ipaliwanag. Pati na siyempre, yung tungkol sa kalaban mo na kinalasi gumante. Tumango siya.
Saka saglit na sumulyap sa pintuan. Sa pagbabaka, sakaling lalabas sila si Roon. Wala si Lassie. Paliwanag ng matandang babae. Nasa tabing dagat. Puntahan mo siya Roon kapag naging maayos ang pag-uusap nating tatlo. Kami ng kanyang ama ang magdedesisyon kung papayagan namin ang aming anak na kausapin ka ngayon. Fair enough. Nais sa loob niya. Naiintindihan ko po, ma'am. Napangalumbaba si Lassie habang nakalupagi sa buhanginan. Paharap sa dagat. Medyo makulimlim na ang kalangitan. Hindi magtatagal ay didilim na. Kailangan na niyang bumalik sa bahay dahil tiyak na susunduin siya ng kanyang dalawang kapatid. Pero kung pwede lang, gusto pa niyang mamalagi ng matagal doon. Kahit paano ay gumagaan ang pakiramdam niya kapag nasa harap siya ng dagat. Ross, kumusta ka na? Sinisimulan mo na rin ba akong kalimutan? Sinusubukan kong kalimutan ka, pero hindi ko kaya. At hindi ko yata kakayaning ipagpatuloy ang buhay ko na hindi ikaw ang kasama. Nasanay ako nandyan ka. Pinapasaya ako ng pagmamahal mo. Ako ba ang iniisip mo? Parang namanhid ang buo niyang katawan. Kilalang kilala niya ang tinig na yon. Nang makahuma sa inisyal na pagkakabigla, ay mabilis siyang lumingon. At tama siya. Si Ross nga ang may-ari ng tinig na yon. Napanganga siya, sabay tayo. Ikaw? Ngumiti ito pagkatapos ay inilang hakbang nito ang pagitan nila at walang sabi-sabing kinabig siya ng yakap. Hindi na siya nakatutol. Napayakap na rin siya ng mahigpit dito. Saka siya nito pinaulanan ng halik sa leeg, sa buhok. Hanggang sa sapuhin nito ang magkabilang pisngi niya para halikan sa mga labi. Napasinghap siya at tinugon ang mainit na halik nito. Kapwa habol nila ang kanilang hininga ng magkahiwalay. Sakalang rumehistro sa isip niya na hindi pala siya dapat nakikipaghalikan dito. Hindi ba dapat ay iwasan niya ito? Tinangka niyang ilayo ang sarili pero hindi siya pinayagan nito. Sa halip ay ikinawit nito ang dalawang kamay sa bewang niya. At tumingin siya sa mga mata nito. No, hindi mo ako pwedeng takbuhan. At hindi mo na kailangan matakot pa. Nakakulong na ang mga taong nakalaban ko at lumusob sa bahay niyo. Ross, nakausap ko ng mga magulang mo. And believe it or not, nahingi ko na kamay mo sa kanila. Pumayag sila pagkatapos ko magpaliwanag. Nasa iyo na lang ang final answer. Nanlaki ang mga mata niya. Are you kidding? Hindi ako nagbibiro. Marry me. And Nympha and your other friends will be there to witness our wedding. Paano mo nasabi yan? Galit sila sa akin. Hindi na. Gaya ng mama at papa mo, napaliwanagan ko na rin sila. Naiintindihan nila tayo. At natanggap na rin ni Nympha ang nangyari sa kanyang ama. Na ang nagkasala ay dapat managot. Halos hindi siya makapaniwala sa narinig. Anyway, mabuti pang bumalik na tayo sa bahay ng mama mo. Kailangan ay nasa harap tayo ng mga magulang mo kapag tinanggap mo ang alok kong kasal. Matagal bago siya nakatugon sa labis na shock sa pangyayari. Ganon kakabilib sa sarili mo? Paano kung sabihin ko sa harap nila na hindi ako magpapakasal sa'yo? Lumabi ito. Maawa sila sa akin. Imagine, bumiyahi ako ng ganto kalayo para lang mamanhikan sa'yo. Rose, napayakap na siya rito. Kinabig siya nito sa batok at muling hinalikan. Yes, I will marry you. Pabulong na sabi niya nang saglit na pakawalan nito ang mga labi niya. Yes! Hiyaw nito sabay buhat sa kanya at iniikot-ikot siya sa ere. Tawa siya ng tawa. Tapos na ang pagmumukmok at pagluha. The next tears that fell were those of joy. At dito na po nagtatapos ang huling kabanata ng Be Careful With My Heart. Sana ay suportahan niyo pong muli ang mga susunod pa naming istorya. Maraming salamat po.